At punta natin Susan Enriquez, kaugnay pa rin ang mga naapektuhan ng Bulkang Taal. Susan? Igan, maraming salamat. Ano, dito pa rin tayo sa pinakasentro nitong Talisay. Dito sa gilid nitong Talisay Municipal Hall. Ang nangyayari dito, Igan, ano, yung nakikita natin. Kanina, di ba, konti na lang. Ngayon, dumami na naman. Kasi may mga dumadating dito mga private vehicles. Iba-iba sasakyan, ano. Yung mga sakay nun, ibinababa nila dito. Yun, yung mga galing sa iba-ibang barangay. So, dito nila ibababa. Dahil dito naman pupunta yung mga 6x6 truck na maghahatid sa kanila doon sa mga evacuation center. Karamihan, dyan ho sa may bahagi ng Tanawan, Santo Tomas, Nasugbu. Yan ho yung mga pagdadalhan dito sa mga kababayan natin dito. Si nanay andito ho at sabi niya, pagod na, gutom na, wala kayong nalang gamit. Meron naman po yung mga damit po. Sabi niyo, naglakad kayo? Opo. Bakit po kayo naglakad? Wala po kami masakyan, ma'am. Bakit? Ano hong sabi? Gawa po ng madulas daw po, baka delikado po. Ah, okay. So, madikit teluk sa... So, ano hong kalayo yung nilakad niyo? Ilang metro gan nilakad natin. Malayo-layo din po, ma'am. 30 minutes din po kami naglakad. Puro yung panganak ko nga po, nagtapak na lang. Kaya naman ho nakikita natin dito, karamihan ho ay nakayapak na. Ito si nanay, usapin lang natin. Ako, dahil may dala ito, Igan, na tatlong buwang na sanggol. Ano nyo ba ito? Apo ko po. Apo nyo. Ilang, ano, tatlong buwan ho ba? Tatlong buwan po. Saan mo kayo galing na barangay? Sumaway po. Sumaway. Kahapon na, di ba, nagkakaroon na ng pag-aalboroto. Hindi ka pa agad kayo lumikas para... Nagtrabaho po kasi ako kahapon. Gabi na po ako dumating. Eh, sabi ko naman po sa mga bata, mag-ayos na ng mga gamit at lilikas kami. Ay, ayaw po ng asawa ko. Oh, bakit po? Natatakot po kasi ako eh. Baka maano ang mga anak ko. Yung mga tatlo ko pong anak, hindi ko nakikita. Nasaan no? Hindi ko po alam kung nasaan. Saan nahanap nyo? Saan mo ba sila manggagaling? Galing po sa Palok. So, hindi nyo pa, wala pa kayong balita ngayon? Wala pa po. Sa Palok, isang barangay ko ba dito yun? Saan mo malapit yun? Doon po sa... Hindi, malayo po yun. Malayo, ayun. Yun yung mga, siyempre, iba-iba yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Ayun, kanina, nagpasabi na dito yung mga rescuer na ang unang ililikas po, may dumating na 6x6 truck, ay una yung mga bata at saka yung mga matatanda. No? Ito, ipakita muna natin ito. Ito yung isang e-trike, ito. Igan, kita mo itong isang e-truck na ito. Saan nung galing barangay ito? Anong barangay ito galing? Balas. Ang dami pong mga tao doon. Ha? Barangay Balas. Eh, wala pong masakyan. Wala pong masakyan. Eh, kailangan po ng ano. Walang masakyan? Oo. Marami pa hong tao? Marami pa. Anong kalayo dito yun? Malapit lang po. Mga dalawang barangay lang. Mga... Walang masakyan? Wala akong nadaan. Ganyan yung sitwasyon dito, Igan. Ano? So, yung mga ganitong sasakyan, may mga kaya pang makasundo, susundo sila doon sa mga... Susundo pa sila doon sa mga barangay na may mga tao pa na gusto na rin makaalis. Kasi nga, hindi rin naman makapasok talaga agad-agad yung mga sasakyan. Mahirap, masyadong madulas, masyadong nahihirapan din yung ating mga rescuer dito, no? Na maipasok yung mga sasakyan doon sa mga lugar na may mga tao pa na naiwan dahil nga hindi pa rin sila lumikas kahapon nung medyo maayos-ayos pa yung sitwasyon. Pero ito, inabot na. Kaya ho, lahat sila ay naghihintay ngayon dito na may masakyan makaalis dito sa Tanawan at dito sa Talisay habang patuloy po na nag-aalboroto itong Bulkang Taal. Siyempre karamihan ho sa kanila pagod, gutom, uhaw. Kanina ho sila yung talaga dinadaing natin pagkain at tubig para mapawi ho yung kanilang nararamdaman na gutom at uhaw dahil nga simula pa kahapon ay ganito na ang kanilang dinanas na sitwasyon. Balik muna sa iyo, Igan. Nakatutok ang Kapuso Foundation, huwag silang mag-alala at darating ang tulong. Maraming salamat, Susan Enriquez.